Iginiit ng battalion commander na hindi politika lang ang dahilan sa pagbibigay serbisyo sa Davao de Oro. Nakikita ko yung sinseridad ng mga kwan dito, yung mga officials. Of course, headed by the governor, Governor J.B. Tyrone L. Uy. Ang ganda ng programa niya. To name one, yung pinaka high impact na program niya dito, sir, yung ano, yung pag-establish ng DepEd School, asaka yung pagsira ng Salugpungan School. Ang Salugpungan Schools ay mga paaralan na sinasabing naiimpluwensyahan ng mga left-leaning organizations. Nakakatakot isipin na ang mga ito'y ang mga nagsisilbing breeding ground ng mga magiging miyembro ng NPA na sa murang edad umano, nilalaso na ang isip ng mga kabataan. Ayon kay Governor Uy, taong 2016 pa lang, kanila nang kinukwestiyon ang mga Salugpungan Schools dahil base sa ulat ng militar, pinaaawit ang mga mag-aaral dito ng ibang national anthem. Meron din umano mga pagkakataon na pinagagamit ang mga ito ng ibang curriculum na hindi galing sa DepEd at pinahahawak ng mga baril. Naging concern din nila ang pagkakaroon ng mga international organizations na nagsisilbing front o balat kayo ng makakaliwang grupo na kunwari tutulong sa isang komunidad pero ang tunay na pakay nito muling makapag-organisa ng kanilang masa. Samantala, ayon sa gobernador, nasa final stage na ang lalawigan sa implementasyon ng EO70. Ang target natin is by 2021, okay, dito sa ating probinsya, okay, eh, mawala na tuluyan, okay, ang itong mga organization, mm, ng CPP, NPA, NDF. Mm-hmm. Ang kanilang armado ay nanggaling sa 7 fronts. Mm-hmm. Ngayon, 2 fronte na lang, mm-hmm, at saka maliban pa dyan, mm-hmm, ay lumiliit na yung mga rebelde o mga armed group nila. The number one threat to the country, hindi Abu Sayyaf, hindi yung mga terorista of no value. Itong high value targets, ito yung mga komunista. Dahil dito, marami nang bumababa mula sa mga bundok at sumusukong mga rebelde. Dahil anya, nakita umano ng mga ito ang sinseridad ng pamahalaan sa pagbibigay ng bagong buhay sa mga dating miyembro ng makakaliwang grupo. Marami na ring mga area ang na-clear kung saan na-dismantle na ang kanilang underground mass organization na siyang nagbibigay suporta sa Kilusan. Ayon sa kanya, napabilis sa panahon ni Pangulong Duterte na makuha ang loob ng mga tao na sumuporta sa gobyerno. Magandang gabi, Pilipinas!